Ikauna ng Hulyo, Miyerkules, ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagdating ni Jesus sa lupain ng Gadara, sa kabilang ibayo, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Napakabangis nila kaya't walang makadaan doon. Bigla silang sumigaw. Ano ang kailangan mo sa amin, ikaw na anak ng Diyos? Pumarito ka ba para pahirapan kami bago sumapit ang panahon? Sa may di kalayo ay maraming baboy na nanginginain. Kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo, kung palalayasin mo kami, ipadala mo kami sa mga baboy. Sinabi ni Jesus sa kanila, umalis kayo. Kaya pagkalayas ng mga demonyo ay pumasok ang mga ito sa mga baboy. At hayon, nahulog sa bangin ang lahat ng baboy papuntang dagat at nalunod na lahat. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy. Pagdating nila sa bayan, ipinamalita nila ang lahat at kung ano ang nangyari sa mga inaalihan ng mga demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan para salubungin si Jesus. At pagkakita nila sa kanya, hiniling nilang umalis siya sa kanilang lugar. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya lumabas ang buong bayan para salubungin si Jesus at pagkakita nila sa kanya, hiniling nilang umalis siya sa kanilang lugar. Tila isang palaisipan ang naging tugon ng mga taga-Gadara sa ginawang kabutihan ni Jesus matapos niyang pagalingin ang dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. Sa halip na pasasalamat ang kanilang naging tugon, tila minasamapan nila ang kabutihang ipinamalas ni Jesus. Malinaw na para sa kanila, mas mahalaga pa ang mga baboy na namatay matapos palipatin sa kanila ni Jesus ang masasamang espiritu kung ikukumpara sa buhay ng dalawang lalaking pinagaling. Ngunit para kay Jesus, higit na mahalaga ang buhay ng tao sa buhay ng anumang hayop sapagkat sa lahat ng mga nilalang, tao lang ang nilikhang nagtataglay ng larawan ng Diyos. Hindi masama ang magmahal at magbigay halaga sa mga hayop. Subalit, huwag naman sana nating kalimutang bigyan ng pansin at kaukulang pagpapahalaga ang tao sa kanyang pangangailangan. Pagsasagawa. Kung nagagawa nating magmahal at magpahalaga sa mga alaga nating hayop, sana matuto rin tayong pahalagahan at kalingain ang ating kapwa, lalo na silang higit na nangangailangan ng panahon at tulong natin.